Welcome back to our channel. This is Janelle Danyo. For today's vlog, pag-uusapan na naman natin kung paano kumuha ng SSS number through online. Good news guys sa mga new member pa lang ng SSS dahil napakadali na kumuha ng SSS number through online. Kaya guys, dati-rati kasi guys, kung kailangan mo pang pumila-pila sa SSS para makakuha ka ng SSS number. So ngayon guys, very convenient na guys at napakadali na kumuha ng SSS number through online. Sundan nyo ito guys, ang video na ito guys hanggang matapos dahil pinapakita ko dito ang aktwal na pagkuha sa SSS number guys. Ginawa ko itong video na ito guys, sample ko lang ito para masundan nyo ito step by step. Para guys, punta tayo sa ating video. Dito na tayo guys sa ating browser which is Google Chrome. Any browser naman guys, pwede guys. Pwede rin ito sa computer or cellphone. Type lang natin ang www.sss.gov.ph. Then ito yung lalabas. Click natin yan ang I am not a robot. Then naghahanap dito si website. So ano guys, tractor. So click lang natin yung mga tractors dyan. Then verify. Ayan. Next, tinahingi dito na website is mountains or hills. So click lang natin din yan. So verify. So ngayon, submit. So ngayon guys, nandito na tayo mismo sa dashboard ng SSS. Dito guys, makikita natin sa bandang ibaba, meron dito nakalagay na how to register to my.sss. Then number 2, get the SSS mobile app. Dito sa number 3, apply for an SSS number online. So ito yung kailangan natin dito guys, dahil SSS number ang ating i-apply. So click natin yan. Then mapupunta tayo dito sa next page ng ano guys, pinipilapan natin. Nakalagay dito, no SSS number yet, apply online. Now you can register in an SSS member through our online facility. Then click natin yung link na yun. So dito guys, nandito na tayo sa personal record, unified multipurpose ID card application, E1 or at saka A6. So ngayon, basahin nyo lang yun, nakasulat dito isa-isa. Then, pag matapos nyo na yung basahin, ang gagawin nyo, click nyo lang tong start dito sa baba. So, nandito na tayo guys sa Registrant Record Verification. So, nakalagay dito guys is choose if registrant has. Then, nakalagay dito, complete name, last name and first name only, last name only, first name only. So, ito guys. So kung ano guys, kung complete name ang hinihingi, so ibig sabihin, pipil up pa natin ito lahat ang nakalagay dito sa requirements ni SSS. Pag last name and first name only, so ibig sabihin guys, wala siyang middle name. Pag last name only, ibig sabihin guys, wala siyang name at saka middle name. Pag first name only, wala siyang ano guys, last name at saka middle name. So which is kung kompleto ka naman, so, ang gagawin natin dito is pipirapan natin itong buo na to. So, last name, first name, middle name, then suffix. Then, ito yung mga sample ng mga suffix, guys. Ayan, the third, the second, junior, senior, yun yung mga suffix name natin, guys. So, yun yung pipiliin, dyan yun ang kukuhanin, guys, kung may suffix name kayo. So, ngayon, kung wala naman kayong ganyan, so, click na lang na dito na tayo pala sa date of birth. So, ngayon, sample ko natin ilagay na date of birth. Ganyan, ayan, 2021. Then, i-type din natin dito yung email natin. Wag yung, ito yung email address natin, guys ha. Guys ha, wag yung address mismo ng bahay nyo. Email address natin. Like, Gmail, Yahoo Mail, yun yung ilalagay natin dito. So, pag once natapos nyo na yan, guys, na ma-fill up ang lahat, so, ang gagawin natin, so, po-proceed na tayo dito sa bandang ibaba. Dahil, magpo-continue naman tayo sa next, page ni SSS. So, check lang natin, I am not a robot, then, check natin itong box sa baba. So, ayun, napupunta na tayo dito, guys, sa, save, and then, next. Then ngayon, nandito na tayo sa next page ni SSS. Check email confirmation. Ibig sabihin, i-check natin guys kasi nag-register na tayo doon. So mapupunta na yung notification ni SSS doon sa email natin. Punta tayo sa ating Gmail. Ayan guys, ito na yung email ni SSS.
i-click lang natin yan. Then nakalagay na dito, SSH number application, continue link. So nandyan yung pangalan mo. So good day, ayan, ganyan. And then, ang gagawin natin is, i-click lang natin itong link na ito. So ayan. So ngayon, nandito na yung, ano guys, nakalagay ng name of registrant. And then, date of birth, 6. Ngayon, ang gagawin natin dito sa 6 na ito is, bahala na kayo kung anong kasarian nyo, male ba or female. So, yun yung ilalagay nyo dyan guys. So, sa bandang ibaba, makikita natin ang click if mother name has. So, nakalagay dito is mother's maiden name. So, kung kumpleto guys ang pangalan naman ng pangalan ng mama mo sa pagkadalaga, ilagay nyo lang ang complete name niya dyan, last name, first name, middle name, then suffix. Like say for example guys, doon guys sa ginawa ko sa pangalan ko sa pag-fill up ko sa unang ano guys page nito, nakalagay naman dito ang complete name, last name and first name only, last name only, first name only. So ngayon guys, yun yung itatype nyo lang dyan. So next na tayo guys is contact information. So ilagay nyo lang dyan ang mobile number nyo, then telephone number, nandyan na rin area code, then email nyo, yun yung email na active na email nyo ang gagamitin nyo dyan. Then proceed tayo sa home address. Sa home address naman, pag nasa Metro Manila kayo, i-click nyo lang yung Metro Manila. Kung sa province naman din kayo, i-click nyo lang yung province. So kailangan guys, ilagay nyo talaga yung tamang address nyo dito, kung saan kayo nakatira. So nakalagay naman dito, city muna si Paliti, barangay, building name, house number, street, subdivision, kung sa subdivision kayo nakatira. So dito naman sa example sa province guys, ilagay nyo lang yung province nyo dyan, then hanapin nyo lang dyan, kasi nandyan naman pipili lang kayo kung saan yung province ninyo. So i-click nyo lang yan, napakadali na lang yan guys. Ayan. Then, ilagay nyo yung subdivision nyo kung meron lang kayong subdivision dyan. So next tayo guys sa purpose of registrant. For employment, number 1. Number 2, self-employed. Number 3, overseas Filipino worker. Number 4, non-working spouse. So dito guys, sa purpose of registrant, mamili ka lang dito. Kung sa kasakali guys, kakailanganin na meron kayong company guys, mapapasukan, so ito yung i-click mo, for employment. Dahil, ang maghuhulog dito guys, si employer. Yun yung ano guys, yun yung purpose dito. Pag self-employed naman yung pipiliin nyo, kailangan meron kang pinagkakitaan dito. Kasi nakalagay dito, profession, business, or ngayon, kung meron kang pinagkakitaan, like say for example, jeepney driver, tricycle driver, so yun, may monthly na kinikita sila dyan. So ito guys, example ko to, motorcycle drivers. So ngayon, ilalagay din natin yung estimated monthly earnings nila. So yun lang yung ilalagay natin dyan. Kailangan meron tayong maipapakitang estimated monthly earnings. So, ngayon guys, kung tapos na kayo dyan, dito naman sa overseas Filipino workers, likewise lang din yan guys, saka sa non-working spouse. So, ngayon, pagtapos natin dyan, click natin save, then next. So, dito na tayo sa ano guys, sa social ano guys, status. So, nakalagay dito, name of applicant, nandyan na nakalagay na, date of birth, nakalagay na rin, 6 male, ayan. Marital status, so kailangan natin yung pilapan dito guys. So kung ngayon, i-click lang natin yung arrow, bandang right side, so lalabas dyan, single, married, widow, divorce, separated, remarriage, or annual. So kung may asawa ka naman, click mo lang yung married, then sa nationalities, Filipino, then dito naman sa religion is, pili ka lang dyan, Buddhist, Christian, Muslim, others. Say for example guys, Christian. Ayan, lagay mo lang dyan. So, other religion. So, kung meron kang other religion, so lagay mo lang Catholic or yun. So, ngayon, dito naman tayo sa place of birth. So, ilagay nyo lang dyan, country, Philippines. Then, nakalagay na naman dito guys. Kung Metro Manila ka, click mo lang yan. Then, lagay nyo lang city, municipality. Kung province ka, lagay nyo lang din yan. Ayan, city municipality. Kailangan guys, pipilapan talaga natin lahat ito para makukumpleto yung piningin ni SSS. Then click natin save, then next. So dito, nakalagay naman dito guys, is beneficiary.
So na sa beneficiary nakalagay dito click father name has. So ngayon isusulat naman natin dito kung sakasakaling meron kayong tatay or kung wala kayong tatay, wag niyo lang i-click niyo lang yung box sa taas. Kung meron kayong tatay, so ano niyo lang guys, type niyo lang yung name niya, complete name diyan. So like si for example, complete name, last name and first name only, tapos single name only. So ngayon guys, i-type nyo lang yung lahat yan guys, ang complete name talaga guys, kung kompleto namang name ng fathers nyo. Dito naman sa banang ibaba is yung mother's name. So which is automatic na siya naka-generate yan guys, kasi napilapan na natin yan kaganina. So dito naman sa banang ibaba guys, spouse. So ilagay natin yung spouse, yung misis mo, ilagay mo dyan kung ano ka, kung may asawa ka na, ilagay mo lang dyan. So may dename ng spouse nyo guys, ilagay nyo lang yung pangalan ng pagkadalaga. So type nyo lang lahat ng guys. Likewise, si for example din dyan guys sa sa father's name. Complete name talagang ilagay natin. Then suffix, then birth date nya. So dito naman sa guys, sa bandang ibaba, nakalagay dito children. So ilagay nyo dyan kung ilan yung mga anak nyo. So last name, first name, middle name, then suffix kung meron. So lagay nyo rin yung date of birth nila. Kailangan kompleto talaga guys. Kung halimbawa nag-isa lang, simple ilagay nyo yung isa lang yung anak nyo. So yun yung guys, yun yung purpose dyan guys sa sa beneficiary other for for children. So ngayon, ang gagawin natin guys, kung talagang nasulat nyo na dyan yung mga beneficiary ninyo, so proceed na tayo dito sa guys. So kailangan nating i-save natin, then next. So ito na guys, nandito na lumabas na lahat yung natin pinilapan natin. So i-check lang natin, siguraduhin natin na tama lahat yung nilagay nating information. Kasi guys, kung may mali ito guys, kailangan nyo pang pumunta sa SSS para ipapakorek ninyo ang mga mali ninyo dito. Kaya nga talagang kaya nga binalik nila pag view dito guys sa preview nila para ma-check nyo lahat kung tama lahat ang mga information na nilagay nyo dyan sa sa pinilaapan ninyo sa guys, sa form na yan. Kaya sana guys, lahat ng information na nilagay nyo dito is correct talaga kasi yun yung pagbabasihan ni SSS. So ngayon, ang gagawin natin dito, kung tapos nyo na yan at na-review nyo na yan kung tama lahat yung nilagay nyo dyan. So ang gagawin natin is, guys, i-click naman natin dito yung generate SSS. So nakalagay dito is something went wrong. It is called error 500. So ibig sabihin may mali pa tayo. So ngayon, balik lang tayo. Click natin itong link sa baba. Ayan. So nakalagay, Person Record Unified Multipurpose ID. So yun yung nakalagay dito guys. Ngayon, so i-type natin dito guys yung height natin at saka weight natin. So tingnan natin dito sa bandang ibaba kung ano pang pipilapan. So ngayon, dito sa box na ito, i-type natin dito ang height natin. So for example, it is then weight. So ilagay nyo rin dyan guys. So yun yung guys, kailangan sagutan natin lahat yan. Dito naman sa preferred user ID, kailangan natin ng big letter, small letter, and the number. So yun yung hinahanap ni SSS. Dahil yun yung pinaka-importante guys, meron na rin tayong user ID. So next tayo is UMID ATM application. So optional siya. So kailangan kung gusto, kung meron lang kayong UMID, say for example, Union Bank yung nakalagay sa UMID ATM nyo, so i-select nyo lang dyan. Kung wala naman, so i-click nyo na lang yung proceed. So ngayon, do you want to continue without selecting UMID ATM? So next natin, yes. So ayan na. Nandito na tayo sa upload documents. So dito guys, sa upload document guys, kailangan natin na mag-upload tayo ng birth certificate. So kailangan picturean nyo yung birth certificate nyo kasi yun yung guys, importante dito. So kung na-picturean nyo na guys, yung guys, yung birth certificate ninyo, click nyo na lang yan, yung choose file.
So pag maklik nyo yung choose file guys, mapunta na kayo doon sa gallery ng cellphone ninyo. Hanapin nyo na lang yung picture doon ng birth certificate nyo. Then click download. Kailangan 2 MB lang guys yung haba ng i-download niyo. Kasi yun yung requirement ni ni SSS. Pagkatapos guys, click nyo lang yung submit. You have successfully applied for an SSS number. So ayan, tapos na tayo guys. Registration information, ito yung guys lumalabas dito. Yun yung complete na pinilaapan natin. So ngayon, ang gagawin natin dito, which is tapos na tayo apply sa SSS number, ang gagawin natin dito is i-download natin itong form na ito. Kailangan guys is dalawa ang kailangan nyong i-print ng sa form na ito. Dahil ang hihingi ng isang kopya sa SSS, then isa sa iyo. So sana guys, marami kayong natutunan sa tutorial ko na ito. Dahil pinapakita ko talaga sa inyo ang actual kung paano ko talaga ginawa at paano ko kumuha ng SSS number. Napakasimple at napakadali lang guys dahil bawas sa sa hassle pagka pumila-pila ka doon sa SSS. Thank you for watching.